Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, your one and only Maychin in Ninin TV. Assalamu alaikum. Kamusta po kayong lahat guys? At sana masaya pa rin ang life kahit may pandemya. Panatilihin pa rin nating tumawa guys sa kabila ng nangyayari sa mundong ibabaw. Kahit sa kabila ng pangyayari sa mundo natin ngayon, huwag kalimutang tumawa. Dahil kapag hindi ka tumawa guys, magmukha kang pangit, you know? Bola lang yan. And for today's video guys, gusto ko lang naman i-share sa inyo kung paano ko nakuha ang loob ng aking amo o employer. At sana ma-inspire kayo at may apply nyo po ito sa inyong mga sarili. Para malaman mo kung ano ang mga ginagawa ko, just keep on watching. By the way guys, I would like to say thank you to my sponsors. Sana all. Sponsors of my outfit tonight, char. May ganun. By the way, ito naman, isa to sa mga gifts sa akin ng aking employer, this watch at saka itong dress na suot ko ngayon. So, thank you to my sponsor. Thank you so much to all of my subscribers. Thank you so much for supporting my YouTube channel, Ninin TV. At yun nga guys, isishare ko na sa inyo kung ano ang mga ginagawa ko para makuha ko ang loob ng aking amo o employer. So first kong ginawa guys is maging honest. Maging honest po sa kanila. Dahil sa pagiging honest po natin, dyan po nila mababase na mapagkatiwalaan ka po sa bahay o sa trabaho. Most especially guys sa mga katulong kagaya ko, kasi mostly po talaga ng mga nagiging employer dito sa Middle East, ay kahit naman hindi sa Middle East, kahit sa ang bansa po, ginagawa po yan ng mga employer na nagpapain po sila ng mga bagay na mamahalin o kaya mga pera para lang i-test ka kung being honest ka ba sa kanila o magsisinungaling ka ba o nanakawin mo ba yung mga bagay na yun. At dahil sa pagiging honest natin guys, maging kampante po ang ating employer sa bahay, lalo't na pag maiwan yung katulong o kaya sa araw-araw, magiging kampante po sila na makasama yung katulong. O kahit yung katulong, maging kampante din na kasama yung employer niya. Dahil sa pagiging honest ng bawat isa. So, maganda din yun, guys. The second, guys, na masasabi kong effective siya, guys, na ginawa ko yung best ko. Do your best in work and give them an extraordinary effort. Be talented and be smart. Kailangan din natin maging talentado at matalino. Kasi naalala ko guys, ikwento ko lang sa inyo na dati guys, dito talaga sa Middle East, kailangan din talaga natin maging matalino. Kasi yung trabaho talaga ng isang katulong is all around. Kahit yung pagtuturo ng mga lectures ng mga bata, mapa-Arabic, mapa-English, kung marunong ka man, talagang ginagawa po ng mga katulong yan. Kagaya ko, ginagawa ko talaga yung best ko dito sa trabaho. As in, binigay ko yung best ko. Talagang naging teacher ako sa kanila, sa mga lecture nila, most especially pag English at saka math, ginagawa ko po yun sa kanila. Kasi marunong din naman ako sa math na kung ano po sa Arabic, yung mga plus, minus, add, multiply, ganun. So, madali lang naman siya guys. Tapos, alam ko naman yung mga numbering. So, ginawa ko talaga yun guys para sa mga bata. Para din sa ikakabuti nila. At syempre, para sa akin kasi ma-appreciate din nila yung mga ginagawa ng isang katulong. Sa amo ko naman na babae guys, talagang may mga bagay din ako na ginagawa ako para maging best ako para sa kanya.
So, kaya yun guys, talagang yung bahay kailangan nating maging malinis, talagang yung mapapawaw na lang sila sa sobrang galing at talino na meron ka. So, yun nga ang ginawa ko guys, para mapasaya ko sila at maging masaya din ako, syempre, dahil masaya din sa kalooban natin na kahit naging katulong man lang tayo, napapasaya din natin sila sa pamamagitan ng ating serbisyo. Kaya, do your best guys and be talented and be smart. So, kailangan din natin maging mautak. Hindi rin tayo maging pwedeng, hindi tayo maging mautak kasi baka mamaya uto-utoon din tayo. So, wag ganun. Kailangan din natin maging matalino. Maging wise din paminsan-minsan. So, the third one guys is dapat marunong tayong makisama. Dapat marunong tayong makisama sa kanila. Paano nga ba natin nakikisamahan sila, na employer natin sila? Sa aking karanasan guys, pinakisamahan ko sila guys sa pamamagitan ng sinabayan ko sila sa mga trip na gusto nila. Kagaya ng amo ko babae, kapag wala na akong trabaho, gusto niya andyan ako sa tabi niya, manunood ng video, manunood ng film, manunood ng online shopping dahil mag-a-add to cart kami. Yun yung mga basic na ginagawa namin as employer at saka katulong. Minsan pa nga, malala ko na kapag hindi ako nag-cellphone, kapag may mga party o kaya napunta kami sa mga adventurous place, lalo na sa mga mountain, sa mga deserto, restaurant na magagandang lugar, talagang kapag hindi ko kinuha yung cellphone ko guys, sasabihin niya na kunin mo yung cellphone mo, magpicture ka, ganito, ganyan. Minsan, siya pa yung magiging videographer ko, siya pa yung minsan yung photographer ko. So, nakakatuwa lang guys na maging close ka sa kanila. Pagiging close mo kasi guys, masasabayan mo kung ano-ano yung mga trip nila. At dito naman tayo sa mga trip ng mga bata guys, binibigyan ko din sila ng oras na kahit papano, nasasabayan ko yung mga trip nila. Kasi yung mga bata, mahilig talaga sa laro, through online games, sa mga through picture-picture din, sa mga sayaw, sa mga laro nga. Takbo-takbo, mga football, o ano pa yan dyan. Alam nyo guys, yung mga bata guys, at kahit yung mga amo na babae, mahilig po talaga sa mga sayaw yan. At ngayon, kahit sa pagsasayaw guys ng Arabic dance, nasasabayan ko din sila niyan guys. Sabi ko nga sa inyo, kung anong trip nila, gawin mo din yon para sa kanila. Para sa ikakasaya nila at magiging masaya din ako guys, sa totoo lang. Masaya din ako na nasabayan ko yung mga trip nila. Nakakatulong naman siya guys para makuha natin yung loob nila. Dito naman tayo sa number 4 guys. Dapat meron ka ding ugali na masunurin. Kailangan din yung pagiging masunurin ng isang katulong o kahit ano bang status ng yung trabaho ngayon. Basta may employer ka po, kailangan po talaga nating maging masunurin sa kanila. Maliban na lang kung hindi mo kaya yung bagay na pinapagawa sa'yo. So, hindi ibig sabihin na hindi pa rin tayo marunong umayaw. May time din na aayaw tayo kapag hindi natin kaya. Susundin lang po natin kung anong utos na kaya naman nating gawin. Lalo na sa babae. Kasi dito sa akin, ang sabi talaga sa akin ng amo ko lalaki, first na dumating ako dito, ang pinaka susundin ko sa loob ng bahay ay yung amo ko babae. So ganun yung ginawa ko. Naging close ako sa kanya, naging masunurin ako sa kanya, sinabayan ko yung mga trip niya, kaya ganun kami ka-close ng aking employer na babae at lalo na sa mga bata, maliban na lang sa amo kong lalaki. Kasi bawal yun na maging close ka kasi mapagsisilosan ka pa. Much better na maging close tayo sa babae. Yun po yung magiging advice ko po sa lahat ng mga first timer. Proceed tayo guys sa panglima. So yung panglima na top ko guys is love your job.
kailangan nating mahalin yung trabaho natin. Lalo't na mga employer natin. We should love them and treat them like as a family. Kahit katulong tayo, masasabi pa rin natin na pwede pa rin natin silang maging pamilya kahit magkaiba yung status ng life po natin. Sila yung employer, tayo yung katulong. So wala pong problema doon hanggat willing po ang both side na itrato ka ng mabuti, itrato sila ng mabuti. Ang masasabi ko lang kasi na masarap kasi sa feelings pag mahal mo yung trabaho mo, mas nakapag-focus ka sa trabaho mo. At lalo na sa mga bata, guys, napaka-importante na bigyan natin sila ng atensyon. Ibigay natin sa kanila yung focus, kumbaga. Kasi para sa akin, mas importante sa akin yung pagsilbihan, mas mahalin ko yung mga bata o mas bigyan ng effort yung mga bata. Sa pamamagitan, guys, ng pagturo sa kanila ng magandang asal. Mostly, dito sa Middle East, yung mga bata talaga ay sobrang makukulit. Matitigas yung ulo. Kadalasan ay pasaway. Sobrang tigas. Napakalupit ng mga bata dito. Yung pinaka the best na gawin natin para sa employer natin. Kasi syempre, pag nakikita nila na okay yung mga anak nila, matutuwa yung mga yan, guys. Matutuwa sila sa ginagawa mo. Marunong din silang mag-appreciate ng mga ginagawa mo. Hindi sila mga bulag, guys. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng sakripisyo mo, lahat ng binigay mo na pagmamahal sa trabaho mo, sa kanila, as tinuri mo na ding pamilya, nakikita nila ang mga ginagawa mo. At marunong din ang mga yan na magbalik ng kabutihang loob na binigay mo sa kanila, sa pagsisilbi sa kanila. So, yun, guys, malaking approve yun sa employer natin, lalo't na sa mga madam at sir natin. Approve na approve sa kanila yun na binigyan natin ng importance yung mga anak nila. Kasi yung mga anak, guys, kahit anong pasaway ang mga yan, mahal na mga magulang yan. So, yun ang panglima natin. So, proceed tayo, guys, sa pang-anim. Isa sa mga ginagawa ko, guys, ay i-greet sila tuwing umaga, tanghali, gabi. Talagang sinanay ko yung sarili ko na i-greet sila kapag nakikita ko sila sa umaga, tanghali, at sa gabi, lalo't na pag tapos na po ako sa trabaho ko. Talagang nag-saying good night, goodbye, ganun po ako sa kanila. Meron po silang mga greetings na kadalasan binabanggit nila. Yung pagsabi ng Assalamu alaikum, peace be with you, tapos sasagutin mo naman din ng Assalamu alaikum. Tapos pag sinabi ding masalama, saying goodbye. Kasi dito, hindi ako nagbabanggit ng Arabic pag nag-greet sa kanila. Kasi kadalasan na ginagamit namin is English pag nag-greet ng magandang umaga, magandang tanghali, at saka magandang gabi. So, English yung prefer namin dito, guys. Siyempre, gusto din nilang matuto ng English. Siguro mas okay para sa kanila yung English kung mag-greet sila. Maliban na lang kung kausap nila ay Arabic. Kasi sa akin, English yung dawi sila mag-greet sa akin. Tapos minsan, Arabic, sinasagot ko din naman sa Arabic. Masarap sa feelings na kahit papano may taong nag-greet sa'yo na good morning, kahit papano maging masaya tayo sa trabaho natin dahil sa simpleng greetings na sinabi natin para sa kanila, maging pwedeng maging masaya yung buong araw nila.
pwedeng maging masaya yung oras nila dahil sa simpleng greetings na sinabi natin. At yun nga guys, ang number 7 na ginagawa ko guys ay isa ito sa pinaka the best na gagawin ng isang katulong sa employer, lalo't not dito sa Middle East. Nag-study po ako ng kanilang lingwahe. Napaka-importante din ito guys para sa isang katulong kahit anong trabaho mo na nandito ka sa Middle East. Napaka-importante na matuto tayo sa lingwahe nila. Isa din yan sa pinaka-the best na gawin natin. Dahil sa pamamagitan ng matuto tayo sa kanilang lingwahe, na-appreciate din nila ang mga yan. Dahil hindi natin lingwahe ang mga yan. Ang lingwahe nila yan at ginagawa pa rin natin yung best natin para matutunan yung language nila at para na din di sila mahirapan o tayo na makipag-communicate sa isa't isa. Isa din yan sa mga bagay na mapaisip yung employer mo na kung gaano mo kamahal yung trabaho mo o kung gaano mo kamahal yung mga employer mo dahil ayaw mo na silang mahirapan, so tayo na ang mag-a-adjust. So sa pamamagitan niyan, masasabi nila na ginagawa mo yung best at minahal mo yung lingwahe nila kahit may sarili tayong lingwahe. So yun guys, malaking puntos po yun para sa kanila. Masasabi kong masaya din sila na maririnig nila sa isang Pilipino na naglilingwahe ng Arabic. So best point po yun para sa kanila. So yun yung ginagawa ko, kaya meron din akong mga Arabic tutorial at para na din makatulong sa mga kababayan ko na first timer at sa mga gusto pang abroad dito sa Middle East. Number 8 guys is yung meron po tayong respeto sa kanila. At syempre, hindi lang sa kanila ibibigay yung respeto natin. Kailangan din nating respetuin ang kanilang kultura at tradisyon. Syempre, mahalaga din po sa kanila yung kanilang mga kultura at tradisyon. Kahit magkaiba po tayo ng relihiyon, importante pa rin sa bawat isa na may respeto. Dahil kung rerespetuin po natin sila, rerespetuin din po tayo. Ganun lang po yung process ng employer at saka employee o kaya ng amo at saka katulong. So ganun yung ginagawa ko guys. At syempre, kaiba yung lingwahe nila, may iba silang pananampalataya, iba din yung tradisyon nila. So, masasabi nating deserve din nila ng respeto sa kanilang bansa, sa kanilang kapwa Muslim, sa kanilang kultura at tradisyon. At yun guys, proceed tayo sa number 9 na pwede kong ma-share sa inyo. So, yung number 9 para sa akin, isa ito sa pinaka nakakaloka na ginagawa ko guys. Dahil hindi ko ugali ang ganito, pero ginagawa ko talaga siya guys. 100% ginagawa ko siya. So, yung magpatawa sa kanila kung nalulungkot sila o kaya may problema, lalo na sa amo ko na babae at sa mga bata. Kasi hindi naman po pwede tayo dito sa lalaki kasi bawal na bawal po na maging close tayo. Mas maganda pa rin na meron tayong closure sa babae kaysa lalaki. So, yun nga ang ginagawa ko guys, na pinapatawa ko yung amo ko, babae, every time na makikita ko siya na malungkot o kaya maraming iniisip o kaya napipressure sa trabaho niya, talagang sinisingit ko yung maikling oras ko para magpatawa sa kanya. At syempre, malaki na bagay po yun para mabago yung pakiramdam ng isang tao. Yun yung ginagawa ko guys, na nagpapatawa ako, kinakausap ko siya kung gugustuhin niya din ng kausap. Pero pag ayaw naman, hindi natin pilitin.
Eh, kasi ako, alam ko na kung anong ugali meron ng aking employer. So, kaya tatansya ko kung kailan ko siya i-comfort, kung kaya kung ano yung gagawin ko para mapatawa lang siya. Isang magandang gawain din yun para sa isang katulong na magpatawa sa kanilang employer. Kahit hindi ko gawain yun, guys, talagang ginagawa ko yun para mapatawa lang siya. At hanggang sa baga yung status namin, guys, para ko na siyang mama, para ko na siyang sister, para ko na siyang friend, ganun kami, guys. So kapag ako naman nalulungkot, ganun din yung ginagawa niya sa akin, talagang pinapatawa din ako, lalo na yung mga bata, ganun din yung ginagawa sa akin, dahil kung anong ginagawa ko sa kanila, ganun din yung ginagawa nila sa akin. So yun nga, guys, ito yung pinakahuli, yung pangsampo sa mga ginagawa ko o mga kaugalian na ginagawa ko sa aking employer, sa aking trabaho. Yun ay yung marunong tayong magpasalamat sa kanila kung ano yung mga bagay na binibigay sa atin, at marunong din tayong mag-admit ng pagkakamali natin. Dahil kahit sa simpleng pasasalamat at simpleng pagkakamali na in-admit mo po, o kaya ang tawag din sa Tagalog, baga inako mo yung pagkakamali mo, ay na-appreciate din nila yun yan. Kahit nagkamali ka, wala pong problema sa kanila yun, dahil ina-admit mo yung kamalian mo. So, pag marami namang binibigay na biyaya sa'yo, marunong tayong magpasalamat. Lalo sa aking among babae, talagang very thankful ako sa kanya, dahil 2 taon ko mahigit dito na malagi sa kanila, talagang nagbibigay talaga siya ng mga regalo sa akin. Oh my God! Wow! At yun nga, guys, at isa sa pinaka the best na gawin po natin is always pray to God na maging maayos po ang lahat, at kahit sa mga employer natin, hanggat maaari, isama din natin sa mga dasal natin na maging mabuti silang employer, na sana hindi sila magbabago hanggat matapos ka sa kontrata mo, o kaya sa mga susunod na kapalit mo sa trabaho mo. So, ganun po yung ginagawa ko, guys. Always pray to God na maging maayos po ang lahat sa trabaho, pagpasyal, kahit saan ka po mapunta. Always pray to God and be thankful to God. And that is for now, guys. And thank you so much sa iyo dahil tinapos mo ang video kong ito, at sana may natutunan ka nito. At kung nagustuhan mo ang video kong ito, palike na lang po, pa-subscribe kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe. And I would like to say thank you sa lahat ng aking mga subscribers. Dahil sa inyo, nagpatuloy pa rin ako sa paggawa ng video. So, sana nagustuhan nyo ang video kong ito, and have a good day. See you in the next vlog. Shukran katir. Masalama. Bye-bye.